Hi guys, magandang araw po sa inyo. My name is Ruel at ngayon po ay tips number 4 na ang babahagi ko sa inyo sa AutoCAD. At sana po ito ay makatulong sa mga beginners at sa mga advanced user upang mapadali ang design process. At bago po tayo tumuloy, I would like to grab this opportunity to share some verses from the Bible. Ang sabi po sa Proverbs 9 verse 9, instruct the wise and they will be wiser. At ang sabi po sa verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. Napakaganda po ng verse, di ba? Okay, let's proceed na po. Hi guys, ngayon ay i-reveal ko na sa inyo ang secret command ng dimension. Pero huwag kayo maingay ha, secret lang natin to. But anyways, kaya tinawag tong secret command ng dimension dahil wala siya dito sa command menu at hindi rin siya tinuturo sa school at hindi nyo rin siya matututunan kung walang nakakaalam na magtuturo sa inyo. Normally, kapag ganito yung shapes at gusto nating i-dimension yung point dito at point na to, gumagamit tayo ng align na command. Pero ganito ang nangyayari, hindi natin nakukuha yung tamang dimension o yung tamang length ng object dahil hindi perpendicular ang dimension natin. Ang ginagawa nating solution, kukuman ulit tayo ng align, i-click natin yung first point niya, i-click natin yung first point niya, at magkukuman tayo ng perpendicular para makuha natin yung tamang dimension. Pero may problema dito dahil nag-overlap yung line ng dimension at yung line ng object. Ngayon, ang solution dito ay yung secret command. Ang tawag sa command na to ay dim rotated. Ang sabi dito, specify angle of dimension line. So, para makuha natin yon, i-click lang natin to at i-click natin tong second point, makukuha natin yung angle ng object. Ngayon, ang sabi dyan ay specify the first extension line of origin. So, ito yon at ito yung second line natin. Here you go. Nakuha natin yung tamang dimension and wala siyang overlapping. Diba? Ang dali lang. Hindi na siya secret ngayon, pwede nyo na siyang ibahagi sa inyong mga kaibigan. I-share nyo yung aking video para matuto din yung inyong kaibigan. Kaya hanggang dito na lang muna at abangan nyo yung mga susunod kong videos at laging tatandaan na ang sharing is caring. God bless you all and see you on my next video.